Nilabas ang Okta Research ang kanilang pinakahuling tugon ng masa survey na isinagawa noong Abril. Kung sino-sino mga nangunang kandidato, ating saksihan. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong April 22 hanggang 25, tinanong ang nasa 2,400 na mga botante kung ang eleksyon 2022 ay gaganapin ngayong araw. Sino ang iboboto mong presidente ng Pilipinas? Nangunguna pa rin si dating Senador Bongbong Marcos na nakakuha ng 58%. Bahagyang tumaas mula sa 57 sa survey na ginawa noong April 2 hanggang 6. Pumangalawa naman si Vice President Lenny Robredo na may 25%, 3 percentage points na mas mataas sa 22% sa naunang survey. 8% naman ang nakuha ni Manila Mayor Esco Moreno, bahagyang buwaba mula sa 9% sa nakaraang survey. Nasa pang-apat na pwesto naman si Senador Manny Pacquiao na may 5%, buwaba rin mula sa 7%, habang 2% naman ang nakuha ni Senador Ping Lacson, mas mababa mula sa 4% sa nakaraang survey. Sinundan siya ni na Faisal Mangondato, Norberto Gonzalez at Calio de Guzman. Sa survey naman sa pagka-vice presidente, nangunguna pa rin si Davao City Mayor Sara Duterte na may 56%. Mas mababa ng 1 punto sa nakaraang survey. Sinundan siya ni na Senate President Tito Soto, Senador Kiko Pangilinan, Dr. Willie Ong, House Deputy Speaker Lito Atienza, Manny Lopez, Walden Bello at Carlos Serapio. Sa survey naman ng mga tumatakbong senador, nanguna si Rafi Tulfo, sinundan ni na Mark Villar, Loren Legarda, Mig Zubiri, Chis Escudero, Robin Padilla, Alan Petri Cayetano, Win Gatchalian, Joel Villanueva, Jingo Estrada, JB Ejercito, Rizo Antiferos at Jojo Binay. Ayon sa Okta Research, sila mga senador na may statistical chance of winning. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews at may margin of error na plus or minus 2%. Sabi ng Okta Research, just like what we have seen in the first week of April, we're seeing about 10 to 15%, could go up to around 20% of the vote is still likely to change. Muling paalala ng grupo sa mga botante. Estimation to ng preference ng mga tao. Ang gusto namin sabihin po, Yusek, tayo mga Pilipino, importante ho ang halalan sa buhay na atin bansa, sa ating demokrasya. Sana ho, makilahok tayo. Dito nakataga sa bato. Ivan Merina, GMA News.